Hawak na ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quibloy at apat pang co-accused nito. Ito'y matapos na sumuko sa mga otoridad kahapon ng hapon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa loob ng KOJC compound sumuko ang limang akusado. Kinukumpirma po natin, nahawak na po natin si Pastor Quibloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130. Bago ang pagsuko ng lima, sinabi ni Colonel Fajardo na binigyan ng PNP ng 24 oras na ultimatum si Quibloy para sumuko. Kung hindi aniya ito gagawin ng religious leader, ay papasukin na ng mga pulis ang isang gusali sa loob ng KOJC compound na ipinagbabawal na pasukin ng mga otoridad. Nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa pamapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negosyasyon. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Sinabi ni Colonel Fajardo, isinailalim ang mga akusado sa booking procedure, ganun din sa medical at physical examination. Bukod aniya sa mataas na BP ng ilan sa mga ito, ay wala naman ibang naging problema. Mamaya, agad naman aniyang ibabalik sa Quezon City RTC ang warrant of arrest ng mga ito sa kasong child at sexual abuse. Habang sa Pasig naman, ang kasong qualified human trafficking. Inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts. Particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isampa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Nagpapasalamat naman ang PNP sa payapang pagsuko ni na Quibloy. Si Quibloy at apat na iba pa ay mananatili sa PNP Custodial Center hanggat walang inilalabas na commitment order ang korte kung saan sila ikukulong. Leia Ilagan humahataw sa balita ngayon.